ang mga interes, maging ang mga economic interes ni Duterte at ni Pastor Quiboloy. Dahil usually po ang nag-aatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang siya ang mga siwa sa mga properties niya. So, ganun kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Quiboloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang, dinaig pa ni Pastor Quiboloy ang 10 utos ng Diyos. Mga kasama, sa tingin ko ay walang kahit sino dito ang nag-akala na darating ang araw na kapag may ipinatawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, sige, pupunta ako sa hearing, pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang, dinaig pa ni Pastor Quiboloy ang 10 utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Quiboloy, even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Quiboloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Quiboloy, ang huli nating balita ay 4 pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability, at moral responsibility. Marami pong salamat at handa na po ako sa mga tanong. Okay. First question niya is, the camp of Quiboloy vowed to question the legality of the arrest warrant before the Supreme Court. Nabalitaan ko lang po yan sa inyo rin, sa media, ngayong umaga ba or kahapon lamang. So, tingnan po natin kung anong ground ang ma-i-raise nila sa Korte Suprema. Second question of Seni, Senator Robin said if he failed to gather enough signatures, he will ask the committee to stop or terminate the hearing against Quiboloy and he will explain the basis of his motion to stop it. Well, mabuti kung ipaliliwanag nila ang magiging basis nila kung sakali. Wala akong maisip na basis. At bilang tagapangulo ng komiteng iyon, ang masasabi ko lamang ay didinigin ng komite ang resolusyon hanggang matapos ang aming trabaho dyan. Not a day later, not a day earlier either. Okay, second po na magtatanong si Raymond Tinasa. Ma'am, good morning. Sa posisyon niyo ay parang hindi na magbabago. So parang may turing ba na pagsayang ng oras, sundok sa buwan yung efforts ni Ginoong Senator Robin Padilla? Never kong tatawagin ang anumang trabaho ng kapwa senador na pagsayang ng oras o sundok sa buwan. At higit pa doon, masisigurado ko po sa inyo na ang trabaho ng komite alang-alang sa mga babae at menor de edad na biktima at victim survivors ni Pastor Quiboloy, yan ang lalong hindi pagsayang ng oras. Yan ang lalong hindi pagsuntok sa buwan. At may napatunayan na ang Senado, ang iba't ibang komite namin sa ganyang aspeto, na sa simula parang napakahirap makapagsalita ng victim survivors. Parang napakahirap makakuha sila ng hustisya. Ngunit sa kasaysayan ng Senado, ilang beses nang napatunayan na oo, ang aming mga investigasyon in aid of legislation ay naging daan para dyan sa mismong katotohanan at katarungan at naging daan din para palalong pagandahin at palakasin ang ating mga batas. Pero
is there any chance, even slim chance, na magbago yung posisyon nyo dahil sabi ni Senator Robin, parang pagsayang daw ng resources ng gobyerno yung Senate hearings at hayala lamang daw sa judiciary? May mga presidents sa ating korte at kahit dito sa Senado na kahit mayroon ng umaandar na kaso o nahain na mga kaso, ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado. At ito po ay nagsalita rin tungkol dito ang Korte Suprema. Dahil importante ang mga kaso sa judiciary at kasing importante ang mga investigasyon in aid of legislation dito sa Senado. Ni isa ay mas importante sa isa. At kung interesado kayo ay pwede ko rin ibahagi sa inyo yung mga precedents, no? Tungkol po dito sa Korte Suprema, sa iba't ibang mga komite dito sa Senado, kabilang na ang Blue Ribbon Committee. Sabi nila, wala daw silang nakikita na kailangan itong investigation na ito in aid of legislation. Kaya pinatitigil nila. At yun na nga, nabanggit na anyway, may criminal case naman na let the court decide and not the Senate. Una, hindi naman papel ng komite ng Senado desisyonan ang pagka-inosente o pagka-guilty ni Pastor Quiboloy sa mga reklamo laban sa kanya. Yan ay larangan ng korte. Pero papel ng Senado at responsibilidad namin, tignan kung dahil sa mga krimen na mapapatunayang nangyari o offense na napatunayang natanggap ng mga victim survivors, may mga gaps sa ating mga batas na kailangan naming gamutin. Iwasto kung may mali, punuin kung may gaps. At tungkol dito, kung papansinin ang aking mga kasama dito sa Senado, may at least tatlo nang lumilitaw na areas for additional legislation na bibigyang daan nitong investigasyon. Sinamo ko po sa opening statement ko sa nakaraang hearing at ulitin ko po ulit sa inyo ngayon. Una, sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Kapag po ang isang tao, halimbawa isang babae o isang menor de edad, ay pinaniwalaan na itong tao ay isang di lamang mataas na religious leader, kundi embodiment pa ng Diyos. At ang pagsilbi sa kanya ay nangangailangan ng kahit anong sakripisyo, pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan. Yan ba ay tama? O yan ba ay isang aspeto na dapat i-regulate ng ating mga batas dahil posibleng nalalabag ang karapatan at kagalingan ng isang mamamayan, kabaro man o lalo na menor de edad, sa konteksto ng isang makasikretong religious organization. So anong mga amyenda sa ating batas ang kakailanganin para bantayan yung freedom of choice talaga ng tao at yung pag-exercise ng consent o di pagbigay ng consent kahit sa loob ng ganyang mga mahihigpit na religious organizations. Pangalawa, inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Paano kung walang employee-employer? Aso ni alias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI na hanggang ngayon hindi makategorya ng DOLE ni ng SSS sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay. Dahil sa ngayon, parang bulag pa yung batas natin doon. At pangatlo, last and not the least, interaction of our anti-trafficking laws with the constitutional principle of religious freedom. Kapag ang isang tao po, miyembro ng isang religious organization, ay lumakbay sa ibang bansa, or kahit mula sa probinsya niya, lumakbay sa ibang probinsya o syudad dito sa ating bansa, o kung pinalakbay siya, tapos pinagawa siya ng kung ano-anong mga gawain, paglilimos, pagkukunwari na siya ay taong may kapansanan, pagkukunwari na siya ay estudyante, para makasolicit, para makapaglimos ng pera. Ito ba ay masasakop ng exercise of religious freedom? Magagamit ba, masasite ba yung kalayaang iyan, lalo na nung religious leader, para pagtakpan yung mga posibleng paglabag, para pagtakpan ang posibleng pagtatraffic dun sa mga taong iyon. So, ngayon pa lamang, kung mamarapatin lang pansinin ang aking mga kasama, at least tatlo na at seryoso
ang mga batas at posibleng gaps sa ating batas na nako-cover na sa mga lumalabas na findings namin tungkol kay Pastor Kiboloy. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, few days ago lumabas na yung pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na supposedly he is now the administrator of the Kingdom of Jesus Christ. Ano ang nakikita niyong mensahe na gustong iparating nito amidst the controversy sa inyong committee? Ewan ko kung gusto nilang iparating, pero yung mensaheng nakakarating sa publiko eh, lalong dumadami ang mga issue. Lalong lumilinaw kung ganong ka intertwined ang mga interes, maging ang mga economic interes ni Duterte at ni Pastor Kiboloy. Dahil usually po ang nag-aatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang siya ang mga siwa sa mga properties niya. So, ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Kiboloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Isa pa, dahil ginawa niya iyon, ipinasakamay niya kay Duterte yung kanyang pagmamayari, lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Kiboloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Kaya inuulit ko po ang aking panawagan sa Bureau of Immigration na siguruhin na sa lahat ng borders ng ating bansa, sa lahat ng mga ports of exit, ay hindi makatakas si Kiboloy. Ma'am, good morning. Good morning. Ma'am, ano lang, can you mention some of that 17 conditions kung nakarating sa inyo po? Nakita ko lang po sa social media nila eh. Opo. Opo. Wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo eh. Kaya lang, pinamumudmud talaga nila. Salamat. So, halimbawa, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo C. Kiboloy to attend Risa Ontiveros' Senate hearing. Number one, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Mga ganon. Oo. At marami pang iba, 16 pa. Ano dun yung para sa inyo pinaka-absurd maliban dun sa witnesses po? Well, yung buong set ng 17, kung ilan man sa naging ano, kasi yun na nga sabi ko kanina, ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga condition ko, may condition, tapos 17. Sabi ko nga dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Isa pa ito, halimbawa ang kanyang number 8 na condition, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit. Eh, yung mga resource persons nga sa hearing ay hindi pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair. At madalas, in the interest of time, kami mismong mga kapwa-senador ay nag-o-observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair. Ito sila, no time limit. So, talaga, out of this world. Huling halimbawa, number 14. All expenses incurred from this trip, yung kanya raw pagpunta rito na ang dami-daming kasama, malaki yung kanyang entourage. All expenses incurred from this trip, including private jet flight back and forth with parking in NAIA. Food according to my dietary requirements and fees for accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. So wow, kukulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga tao niya para sa jet fuel. Ito ngayon ay mayroong all expenses for that private jet flight. Merong pang food requirements at hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel. 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. So ma'am, kung halimbawang gano'n, mag-jet pala siya, kayo ba naniniwala or you have this feeling na nandito pa rin talaga si Kiboloy? Posibleng nandito pa rin siya sa mga inaasta niyang ganyan. So lalong, walang dahilan na hindi siya magpresenta ng sarili niya dito sa Senado. Ano ma'am yung,
4 pa lang yung nagsasign, no? And kumbaga sa ano eh, medyo mas meron kayong talagang fighting chance na eventually makahingi ng arrest order kay SP. Ma'am, kung halimbawang tomorrow, hindi talaga mabit yung required 8 signatures, paano po yung magiging takbo, yung susunod from your end, ma'am? Bukas ay ikapitong araw na mayroon ang aking kasama dito sa Senado mula nung una nilang minanifest ang kanilang objection na makabuo ng majority ng komite o 8 para mag-object ng sama-sama. Kung bukas ay hindi umusad mula sa 4 ngayon, papunta dun sa 8 kailangan, ibig sabihin magsa-stand yung pag-cite ko in contempt kay Kibuloy at ipa-follow up ko kay SP na ipa-aresto na siya para dalhin dito, para sa wakas, humarap na sa Senado, sumagot na sa mga tanong tungkol sa kanya. Yung legal, ano lang ma'am, issue. Kasi yung direction din ng House, eto rin, parang most likely, papa-aresto nila si Kibuloy. Paano po yun? Parang coordination in the event na kailanganin? Walang coordination at wala rin coordination ang kailangan or maaring dapat. Dahil ang House ay may sarili nilang proseso. In fact, sa ibang subject ng kanilang investigasyon. At dito rin, ang aming investigasyon naman dito ay nakatutok dun sa mga reklamo ng mga babae at menor de edad na victim survivor. So, magpapatuloy din lamang kami anuman ang mangyari at di mangyari sa House. Ma'am, for legal, ano lang, anong tawag dito, picture. Kung sakaling mauna yung House at in the event na kunyari ma-aresto nga nila si Kibuloy, ang committee po ninyo ay magre-request from time to time para siya naman ay palipatin o pag-testifyin sa Senate. Ganun ba yun, ma'am? Posible po yun. In the interest of makasagot din siya sa mga tanong ng Senate Committee on Women, tulad ng maaring sasagot siya sa mga tanong ng House Committee on Franchises yata, posibleng hilingin namin sa House na padaluhin din siya dito para sumagot sa amin din. Ma'am, huling tanong galing sa akin. Kasi yun, last week, kanya-kanya ng points yung mga pumirma dito sa written objection. Maliban dun sa sinasabi na nasa court na or maghahain na ng, ano, ng kaso, may nagsasabi na ay naging political na yung direction nitong investigation na to at may nagsasabi rin na parang kinukuyog si Pastor Kibuloy. Sa una, yung reaction nyo doon, and then pangalawa, nararamdaman nyo po ba na kahit papano, andun yung attempt ng ibang mga legislators to protect Kibuloy? Well, it would seem na dahil sa sarili nilang appreciation sa issue, gusto nilang ma-protect si Kibuloy. Pero I would only reassure kung may magtanong na ang komite mismo ay sumusunod sa mga rules ng Senado sa mga investigasyon in aid of legislation. So, tulad ng pagprotekta din namin sa karapatan ng mga victim survivors magsalita ng walang harassment sa kanila, ganoon din. At walang pagkuyog mula sa simula, simpleng dalawang investigasyon ang ipinadala namin kay Kibuloy. Siya ang nag-deadma doon. Nag-issue kami ng subpoena ang Senado signed by the SP nung hindi niya pinansin yung imbitasyong iyon. At ngayon, dahil may pagka-cite ko sa kanya in contempt, may miyembro ng committee ko na nag-object, binigyang daan ko isang buong linggo ayon sa rules namin para makabuo sila ng majority na miyembro ng committee. So walang pagkuyog nang nangyayari. Yung unang bahagi ng tanong nyo before the... Political. Kung political yung pag... dinig sa isang resolusyon dahil sa dumadaming reklamo ng mga babae at menor de edad na inabuso ni Kibuloy. Hindi ko na alam ano ang political. That is, in a way, the least political. Pero dahil may kinalaman din yan sa pag-empower sa kababaihan at menor de edad to speak their truth ng walang takot, pag-suporta sa mga babae at mga menor de edad na humingi ng hustisya sa ating gobyerno sa lahat ng tamang paraan, tingin ko, yan ang tamang dapat gawin. Yung mga nagsasabing politikal ito, sila po ang magpaliwanag. Okay, next, Marlon. Good morning, ma'am. Ma'am, how do you, follow up lang doon sa tanong ni Shea, how do you feel about that? Some of your colleagues are lawyering for Kibuloy on the basis of friendship, yung personal na relasyon. Effectively, disregarding yung personal experiences ng mga victims ni Kibuloy.
Well, I wouldn't call it lawyering, pero precisely. Kaya nung pagkatapos nag-object yung kasama ko sa hearing, nanawagan na ako sa lahat ng mga kasama ko, lalong-lalo na sa komite at sa Senado. Panoorin lang, basahin lang yung testimonies ng ating mga victim survivors. Yung mga babae, yung mga dating menor de edad na ngayon after many years talagang nagbuo ng lakas ng loob magsalita. At sana, bilang Senado nila, lalo na ngayong buwan ng kababaihan, manindigan po tayo kasama nila. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng kabaitan niya sa pamilya, pero kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ka ang akusasyon sa kanya ay panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, panlilinlang, at kung ano-ano pa, hindi ba ang tamang dapat natin gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite? Tingin ko ang sagot po doon ay oo. Are you not disappointed po doon sa action ng ilan niyong kasamahan? I can't say I'm disappointed kasi sa iba't ibang issue, madalas magkakaiba rin naman kami sa mga opinion, at least sa simula. Pero patuloy akong nananawagan na sana bago matapos itong pagdinig, manaig pa rin. Manaig yung ating paninindigan kasama ng mga kabaro at mga menor de edad. Manaig yung ating paniniwala na walang taong mas mataas sa batas. Ang dami ng mga opisyal ng gobyerno, pati ng simbahan, ay humarap sa mga investigasyon ng Senado. Bakit maiiba si Kibuloy? At lalong-lalo na sa panahong ito na nagkakaisa ang buong Senado, bar none, na itaguyod ang sistema ng checks and balances laban sa Peking People's Initiative at tangkang lusawin at buwagin ang Senado, magkaisa din po tayo, bar none, na yung mga rules ng Senado ay dapat mapatupad, na ang kapangyarihan ng Senado para singilin ang accountability ng mga nang abuso ng kanilang kapangyarihan ay kailanman huwag na bawasan.